Gilas Pilipinas, nakuha rin sa wakas ang panalo. Barangay Ginebra, magbabawas ng Filipino foreign player. Sino ang mawawala? Ito nga ang ating national team mga Chong ay abala ngayon sa kanilang preparation para sa paparating na FIBA World Cup. Kabi-kabila na nga ang tune-up games nila nitong mga nakalipas na linggo. At ngayon nga ay kasalukuyan silang nasa Europe para sa kanilang training camp at tune-up games para magamay kung paano nga ba maglaro ang European teams. Sa unang dalawang tune-up games nila kontra Estonia at Finland ay bigo nga ang ating national team na makuha ang panalo. Pero puro close-out game nga lang yan at hindi na masama para sa Gilas. At kagabi nga lang mga Chong, sa kanilang third tune-up games kontra Ukraine ay nakuha na nga sa wakas ng ating national team ang panalo sa score na 70-61. Maganda nga ang ipinakita ng Gilas players at unti-unti na nga nilang nakukuha kung paano maglaro sa Europe. Magandang sign nga yan para sa ating national team dahil magagamit nga nila ang kanilang mga natutunan sa kanilang mga tune-up games sa paparating na FIBA World Cup. Hindi nga basta-bastang mga koponan ng ating makakaharap, lalong-lalo na ang Italy na isa sa pinaka-top teams sa FIBA World Cup dahil sa kanilang mga players. Para sa akin mga Chong ay kung titingnan natin ang lineup ng Gilas Pilipinas, ay malakas naman ang ating lineup. Ang problema nga lang mga Chong ay kulang na kulang talaga sa practice at chemistry na pinaka-importante pa naman sa isang koponan. Hindi nga makumple-kumpleto ang Gilas players dahil ang ilan nga sa mga ito ay may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Gaya na lang nitong si Kai Soto na kasalukuyang nasa NBA G League na maglalaro sa Orlando Magic. Jordan Clarkson naman na kasalukuyan pa rin nasa US at wala ngang kasiguraduhan kung kailan ito sasali sa Gilas practice. Nasanay na nga lang tayo na laging last minute kung mag-practice ang Gilas players. At nakita nga natin ang resulta yan nitong mga nakalipas na tournament. Kaya naman, kinakailangan talaga na matinding pagbabago sa ating national team simulan sa pamahala sa SBP papunta sa Gilas coaching staff. Dahil napakabagal nga ng progreso ng ating Gilas team. At tingnan na lang natin ang mangyayari sa mga susunod pa na mga araw. Barangay Ginebra, magbabawas ng Filipino foreign player. Sino ang mawawala? Ito nga ang Barangay Ginebra mga Chong, ang isa sa mga koponan na loaded sa star player. Napakadami nga nilang talented player na nakalineup sa kanilang koponan. At ngayon nga nabalak kuhanin ng Ginebra sa unrestricted free agency si Maverick Amnisi ay kinakailangan nga magbawas ng Ginebra ng Filipino foreign player sa kanilang koponan. Ang limit nga noon pagdating sa Filipino foreign player sa isang koponan ay 3 lang. Pero binago na nga yan ng PBA at ginawang 5 Filipino foreign player per team. Nasa maximum na nga ngayon ang Ginebra. Yan nga itong sila Jeremiah Gray, Jared Dillinger, Jamie Malonzo, Stanley Pringle at Christian Stanharinger. At kung kukuhanin nga nila sa unrestricted free agency si Amnisi ay kinakailangan nilang magtanggal ng Filipino foreign sa kanilang koponan. Sa ngayon nga mga Chong ay patuloy pa rin ang transaksyon ng Ginebra Management kay Amnisi. At kung matutuloy nga ang pagkuha nila dyan, ay meron isang Filipino foreign ang mawawala. At ayon nga sa mga source, ay meron nang ang target na Filipino foreign player ang Ginebra na planong bitawan o isama sa trade ng Ginebra at yan nga ay walang iba kundi itong kanilang veteran guard na si Jared Dillinger. Nakakuha nga ng contract extension itong si Jared Dillinger last February. Pero ayon nga sa mga source ay very short-term contract lang ang nakuha ng nasabing veteran guard at nakadepende nga sa ipapakita nitong performance kung magre-retiro na ito sa pro basketball. Sa ngayon ay pinag-iisipan na nitong si Jared Dillinger ang magretiro dahil sa kanyang sunod-sunod na injuries at yan nga ang dahilan kung bakit hindi na siya nagagamit sa Barangay Ginebra. Para sa akin mga Chong ay sayang itong si Jared Dillinger. Pero dahil nga sa mga injuries at nagkakaedad na ito,
ay ito na siguro ang tamang panahon para magretiro at para mabigyan ng chance ang iba pang batang players na makapaglaro sa Barangay Ginebra. Kahit nga sa PBA On Tour ay hirap na makakuha ng playing time si Jared Dillinger. At dyan pa lang ay makikita na natin na dapat na talaga itong magretiro. Sa ngayon ay tignan na lang natin ang mangyayari kung ito bang si Jared Dillinger ang mawawala sa Barangay Ginebra.